episode day 7 ng ating challenge. Last day ngayon. Good confirmations for Bat na hit sa ating targets pero mas bumaba pa siya. Sinort natin guys si Bat, no? So, dalawang trades within that challenge. 7 days natin na challenge. Lahat yon ay pasok guys, no? Panalo yung trades na yun. So, FLM, una nating trades yon, which is here. Ayan. Ito tayo sa trade history. Check natin dito 1 month. Kasi sa weekly ata, hindi na ata. Ayan, kita pa rin naman siya. So, ito yung profits natin. 10.85 USDT. Ayan. Ayan, 10.85 USDT. Tsaka si BAT, no? Sinort natin si BAT. Ayan. And then check natin sa trade history. Punta tayo dito sa weekly. Ayan. I think we earn almost 15 USDT dito guys. Ayan, makikita natin. Unang na-trigger yung 8.4 USDT. Masyadong makapal yung volume. Kaya ito yung unang na-trigger, which is 8.4. Sunod is 6.83. Pwede namang sabay sana yan, pero it depends yan doon sa available volume sa order book. So kung sobrang kapal yan, possible dalawang beses na retest and then after that, kaya nagkaroon ng split dito, no? So makikita nyo guys yung estimated PNL neto during day 3, no? Nung plinat natin yung trades natin kay BAT. So ngayon, mas bumaba pa yung presyo. Sinort kasi natin to eh. So nahit pa niya ata yung 38 cents, no? I think 38.43. Ayan, ito. Anyways, hindi man natin na-reach yung goal guys, which is 10k. Inabot lang tayo dito ng 2k guys, no? So from 500 PHP to 2k. Maraming factors din na kailangan i-consider sa end ko, kaya yung results is ganyan guys, no? Pero the important thing naman dito is yung educational part na diniscuss natin during day 1. Pwede nyong panoorin. Kung napanood nyo yung day 7, pwede nyong i-check yung day 1 hanggang 6 guys, no? Para magkaroon ka na ideas kung ano yung mga diniscuss natin doon. So diniscuss natin yung pagpili ng coin, yung mga indicators, and yung actual na pag-set ng trades, no? So meron pa pala dito guys open positions, which is I think algo. So check natin dito, ayan. So itong algo, hindi ko na matandaan. I think day 3 ko ata plinat to. Ngayon lang siya na-trigger, 11.6 USDT yan. And then after that, may profits na din. Pwede nyo balikan guys, day 3. Yung algo, yung targets, kaka yung stop loss niya. Para magkaroon kayo ng ideas kung paano natin sinet. Ano yung nakita natin doon na confirmations. No? Yung ending balance natin dito is in total, 40 USDT more or less to. And itong algo, siguro normal days update ko na lang din. Try natin na hanggat nandito pa sa probinsya, maging productive pa rin. Kahit bear market ay earn pa rin guys. Siguro normal days na lang yung pag-update ko dito guys. Kay algo kung kailan ko siya i-close. Kaya don't forget to subscribe, hit the notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong mga updates na gagawin pa dito sa ating YouTube channel guys. So ngayon, mag-withdraw na tayo. Hey guys, time check tayo dito. It's 12:36 na. Na-withdraw na natin yung mention ko na if ever na hindi natin ma-reach yung goal, I will be donating dito sa aming probinsya. So 1, 2, 3, 4, 5K to. Ito I will be served as donation para matulungan yung mga kababayan natin na IPs or indigenous people dito sa aming lugar. Pamerienda. Again, ito ay galing sa own pocket ko as I discussed during day 1 ng challenge natin. If ever na hindi ma-hit yung goal, ay ibibigay natin yung 50% ng goal natin. No? So, hopefully, nagkaroon kayo ng ideas sa mga diniscuss natin during the time or from the time na in-start natin yung challenge since day 1. Oh. So, diniscuss natin kung paano tayo mag-check ng mga crypto assets. Diniscuss din natin yung mga indicators. Doon meron tayong mga in-uploads na dito sa ating YouTube channel. Pwede nyo panoorin yun. Marami pa tayong gagawin na videos soon.
Guys, quick update lang tayo dito. I think it's 6 PM na. Quarter to 6, no? So, kagaling lang namin doon sa tita namin sa kabilang barangay. Si tita pala, guys, is siya yung president ng Sibuyan Mangyan Tagabukid. Isang non-profit organization dito sa amin. Yun yung napili ko as foundation para ibigay yung 5K na yun yung pinaka-consequences ko na hindi na-hit yung targets natin na 10K, no? Pero na-hit natin, guys, is 2K, no? From 500, I think more or less 1.8, 1.7, kasi nasa 38 USDT yung ending balance natin ngayong day 7, guys, no? So, almost tripled yung initial balance natin simula nung nag-start tayo ng challenge natin dito. So, due to privacy reasons, hindi ko na rin na-video yung pagbigay ng pera. Pero sabi ko kay tita, yung 3K, siya na yung bahala, yung 2K para sa kanya. Kasi, isa siyang volunteer talaga, guys, doon. And wala siya talagang sahod. Kaya, napag-isipan ko na bigay din yung 2K sa kanya. Kaya, sabi niya, it's first time daw na nangyari yun, na merong mag-donate. Na kahit papano, yung ganun kalaking halaga. Dito sa amin is malaki na yun, guys, no, yung 3K. So, yun, 3K for the non-profit organization, Sibuyan Mangyan Tagabukid. Yun lang yung nakita ko sa Google, guys, na isang foundation dito sa amin. Kaya yun yung pinili ko. Good thing, si tita yung pinaka-president doon. Maraming mga nagawa na rin sila dito, guys, na mga pagtulong sa kapwa community. Day 7 conclude today. Mano pa tayong mga gagawin dito? Hanggat nandito ako sa province namin, maybe try namin mag-gardening within this week kasi baka bumalik ako ng syudad is maybe 14 or 15, no? Maybe 15 babalik ako and then 18 hours na biyahe yon. So 16, nandun na rin ako. Meron din kasi akong mga planned meetups. I invited sa crypto meetups din sa syudad kaya kailangan ko din bumalik, guys, no? So, marami pa tayong gagawin dito, guys, na videos, mga challenges sa ating YouTube channel. And aside from that, hinahaluan natin ng educational part, no? Just like what happened sa challenge natin the past 7 days, no? So, hopefully, marami kayo natutunan doon. So, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga updates natin na gagawin pa dito sa ating YouTube channel, guys. So, maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat and bye for now!